Itinuturing na land of promise ang Mindanao dahil sa masagana nitong likas yamang mamamalas sa malawak na lupain ito. Bawat probinsyang nakapaloob sa islang ito, hindi magpapahuli pagdating sa may pagmamalaking produktong agrikultural gaya sa Davao Oriental. Binansagang coconut capital ng bansa, ang probinsya ng Davao Oriental ay nakasentro sa agrikultura, partikular na sa pagtatanim ng niyog. Kaya ang industriyang ito ang isa sa pangunahing bumubuhay sa ekonomiya ng lalawigan. Gaya sa mga karating nitong lalawigan sa Mindanao, isa rin sa produktong sumasakop sa malaking bahagi ng lupain ng Davao Oriental ay ang palay. Sagisag ang gintong binhi sa mga palayang ito sa pagsisikap ng mga magsasaka na linangin ang biyaya ng lupa at mapakinabangan ng libu-libong pamilya. Subalit sa likod na magandang katangiang ipinapakita ng mga palayang ito, ang bawat pagsasakripisyo ng mga magsasaka, kalakip ang maraming kabiguan, dahilan upang talikuran ang kinagawiang hanapbuhay at makumbinsing sumapi sa makakaliwang grupo. Nang magsimulang maitatag ang New People's Army, inilunsad nito ang Agrarian Revolution upang kundenahin ang anilay pagpapabaya ng pamahalaan sa reforma sa lupa at hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga mamamayan. Pangunahing naikayat nito ang mga pobreng magsasaka na umaasang mababago ang kanilang buhay sa pagsama sa revolusyonaryong kilusan. Hanggang sa ngayon, hindi maitatangging mangilan-ilan pa rin mga nasa bukid ang nakukumbinsi ng NPA. Meron na ang batas, andyan na yan. Pero baka earlier this time, while waiting for the third year, na magdating third year na dapat i-review, i-start na yung review ng rice trade liberalization law because it is hurting our farmers. Bilang ama ng lalawigan, hindi maiwasang maawa ni Governor Dayang Hirang sa mga magsasakang dumudulog sa kanyang tanggapan. Isa itong masakit na katotohanan na kahit sa agrikultura nakasalalay ang ekonomiya ng lalawigan, hindi naman lubos na nararamdaman ng mga magsasaka ang maginhawang buhay. Go, marami daw mga magsasaka ngayon ang talagang sumisigaw ng tulong sa pamahalaan at hindi daw sila pinakikinggan dahil napakababa ng presyo ng bili ng palay ngayon. Actually, totoo ko yan. May mga farmers na pailan-ilan na lumalapit sa akin. Okay. Kinikwento yung sitwasyon nila. Mm. Una, masyadong mura yung presyo ng palay natin. Okay. Dito sa Davao Oriental? Yeah, Davao Oriental. Magkano ba dito ang bilihan? Actually, nasa 14 to 16 pesos lang. Meron pa itong 10 pesos? Yeah. Diba? So, ngayon, ang taas ng halaga ng fertilizer. Okay. So, yun sinasabi nila? Yeah. Tapos? So, bibiliin sa kaila ng ito. Actually, yan ang kinakatakot ko. I-encourage natin yung mga magsasaka natin magtanim, magproduce. Okay. Para may pagkain tayo. Pero yet, hindi ko nakikita yung suporta sa ating mga magsasaka. Meron, pero maliit pa rin para sa atin. Suporta coming from where? From the government. National government? National government. Okay. So, kami, iilan na yung budget namin. Pero at least, nagbibigay kami ng mga palay seeds. Nagbibigay kami ng mga fertilizer. Then, nagbibigay kami ng mga harvester facilities. Nitong taon, marami kinibigay? Yeah, itong taon. Okay. Kasi kailangan natin suporta. Ang kinatakot ko, pag hindi na na-feel ng mga farmers na kumikita sila, baka ibinta or i-convert yung area nila to other agricultural products. What's the possibility na ma-brainwash sila at pasukan sila ng mga NPA na ito, i-recruit ka namin? Kasi tingnan mo yung gobyerno, walang ginagawa. Of course, number one, malaki ang possibility dyan. No? Una, alam mo naman itong tao, pag wala ng pera, iba ng takbo ng ulit ng isip. Okay. Ngayon, pag pinaabot ko na yung Secretary Dara, okay, sa Department of Agriculture, na there was a time na pinatawag na kami, lahat ng Governor of Richard Leder. Of course, natutuwa ko kay Secretary Dara for the first time na binigyan kami ng chance. Okay. By regional, kinausap niya kami kung okay, anong problema niyo. Okay. So, pinaabot ko na sa kanya yung problema. Okay. Una-una, hindi katulad sa ibang countries na ang government nila sinusuportahan yung farmers. Okay. Kaya yung costing ng kailangang gastos sa pag-produce ng palay, maliit lang ang counterpart ng farmers. Halos karamihan nasa sinushoulder ng government nila. Ang problema dyan, pumasok katakot-takot ang imported rice natin, okay, na masyadong mura. Okay. Hindi kayang mag-compete ng mga local farmers. Correct. Natin.
So dapat sana i-limit yung imported ng mga gas para magkaroon naman ng demand itong ating mga local farmers. Issue One-on-One.